Nobita Land! Wow! Dali, aling ka rito! Ano sa tingin mo? Nobita! Doraemon! Sino nasa tamang pag-iisip pa magsiskate sa loob ng bahay? Maglaro kayo dun sa labas! Mas delikado ata mag-roller skate sa kalsada. Pero ang sarap mag-skate pag maganda ang panahon. Tara na! Tumigil ka! Pasaway na banda! Gusto mo ba masakasaan? Delikado nga mag-roller skate sa kalsada. Kung ganun, saan tayo pwede mag-roller skate? Hoy, Nobita! Hmm? Anong ginagawa niyo dyan dalawa? Bumaba nga kayo rito! Ha? May nangyayaring special baseball training ngayon doon sa bakanting lote. Maganda ka at sumama na sa amin. Kailangan mong pumunta kasi may inanda kaming special para lang sa'yo, Nobita. Ianda mo na ang sarili mo. O paano? Una na kami doon. Nobita, bilisan mo sumunod, ha? Ang malis naman, bawal na tayo maglaro sa bakanting lote. May apartment building kasi na tinatayo sa malapit. Dito siguro nila tinatamak yung gamit. Hindi man lang sila nagpaalam sa akin kung pwede ba dito. Hindi ko sila mapapatawad. Mukhang hindi tayo makakapag-baseball. Nakakairita naman. Hoy! Ano ginatawa mo dyan, Nobita? Sayang nga. Nakakainis naman, hindi pwede maglaro sa bahay, hindi pwede sa kalsada, sa bakanting lote, bawal din. Kung lahat na lang bawal, sa kami pwede maglaro? Hoy, sana may lugar kami. Anong lugar? Sana may sarili akong bahay. Hindi, gusto ko ng sariling bayan. Yung lugar na pwede kong gawin ng kahit ano, kahit kailan, at hindi ako mapapagalitan. Sana may lugar kung saan pwede ako maging malaya. Kaso wala naman. Eh di gumawa tayo. Gumawa ng ano? Gumawa ng sarili nating lugar. Ang Instant Model Creating Camera! Kukuha tayo ng litrato gamit to. Tapos i-de-develop. Ha? Gayang-gaya yung bahay natin. Pati yung mga gamit sa loob ng kwarto, kuhang-kuha din. Ang galing ng nagagawa nitong camera, no? Pero Doraemon, kahit matatawag nating atin ang bahay na to, maliit na laruan pa rin sila. Ang Gulliver Tunnel! Oh, teka, ano naman yan? Ganito, manood ka mabuti, ha? Gamit ang tunnel, makakapasok na tayo sa bahay. Dali, Nobita, subukan mo! May naisip ako, Doraemon! Pwede natin gamitin yung camera para kumuha ng maraming litrato ng mga gusali. Tapos gagawa tayo ng sariling bayan. Sige! Teka, may mas maliliit na nahulog sa sahig? Ano kaya to? Wow, may maliliit na comics! Tingnan mo, kahit maliit, kuhang-kuha yung mga detalye. Ibig sabihin, kung kukuha tayo ng litrato ng bakery... Gusto kong kuhaan yung Japanese snack shop! Wow, ang daming malalaki at maliliit na cakes! Oo nga pala, ano mangyayari sa mga tao sa loob? Hindi pwedeng kopyahin ang mga may buhay. Totoo ba yan? Kung ganun, kumuha pa tayo ng mga litrato. Dito mo muna ilagay yung iba. Yung tindahan ng laruan din. Tapos ang isang ito dito. Oh, sa banda dito na lang pala. Aha, Doraemon! Talagang pinagtabi mo lahat ng tindahan ng pagkain. Akala mo ako lang, ikaw, pinagtabi-tabi mo rin yung mga tindahan ng laruan. Ah, talaga ba? Oo nga, ang weird naman. Dali, tapos na tayo mag-ayos ng mga gusali. Tawagin na natin sina Shizuka para makapaglaro. Sino yan? Ikaw pala, Nobita. Pasok ka. Ganito kasi, Shizuka. Gusto kong pumunta ka sa bahay namin. Gumawa ako ng bayan para makapaglaro tayong lahat. Gumawa ka ng bayan? Ang daming iba't ibang tindahan at ang lalaki pa. Tapos, nilagay ko yung tindahan ng laruan sa... Teka, si Dekisugi yun ah! Dekisugi! Sandali, Shizuka! Talaga? May ganong klaseng bayan dito? Oo, walang ibang tao doon at napakatahimik. Pwede tayong maglaro! Tama ba ako, Nobita? Pero si Shizuka lang naman ang niyaya ko eh. Sa wakas, nahanap din kita.
Hay, wala ba tayong masayang pwedeng gawin, Suneo? Wala eh, sira lahat ng gaming console namin sa bahay ngayon. Takeshi! Ano kaya yung hihingi ngayon? Tama ng paglalaro! Tumulong ka nga sa tindahan! Ay, pag umuwi naman ako sa amin, nandun yung nakakairit akong nanay. Ako rin. Ako rin. At dahil dyan, may sasabihin akong magandang balita sa inyo. Bayan na sa atin lang at walang ibang taong nandun. Merong libreng gaming consoles dun. At libreng magbasa ng kahit anong comics. Huwag kang gumawa ng kwento. Pag nagsisinungaling kayo, susubok kita agad kay Giant. Basta sumama na lang kayo sa akin. Bakit ayaw mong sumama? Natatakot ka? Ano ba yan? Bahay lang pala ni Nobita. Ito ang lagusan papasok sa sarili nating bayan. Hoy Nobita, siguruin mong dito kalokohan, ha? Grabe, ang exciting naman ito. Ah, talaga ba? Tara, pumasok na tayo. Pakigiraan. Maligayang pagdating sa Nobita Land. Ano sa tingin niyo? Ang galing, di ba? Wala ibang tao dito, tayo-tayo lang. Maraming tindahan dito. Pwede kayong pumunta kahit saan. At may library din. Dito ako sa Kurayama. Ang saya-saya dito, hindi ba? Ayos, tatapusin ko lahat ng games dito. Pwede na ako matulog sa gitna ng kalsada. Bagay ba sa akin ang dress na to? Malaking library na walang tao. Makakapagbasa ako nito. Kakain na ako. Sayang yung Dorayama. Salamat! Hindi to sa'yo! Hindi ako magbibigay! Hindi pwede! Bawal! Pasensya na! Makakapagbasa na ako ng comics nang hindi natatakot mahuli ni Mama! Ang saya nito! Grabe ang saya ko! Buti na lang sumama ako rito sa Nobita Land! Uy! Nasaan kayo? Maglaro tayong soccer! Napalakas yata! Nice score ko na! Si Mama, ginawa akong taga-deliver ng mga tinda. Teka, naglalaro ba sila kina Nobita? Hoy, sali ako! Teka, wala sila dito. Ibang klase! Lumihin silang lahat! Nakita tayo ni Giant! Gumamit na naman kayo ng gadget ni Doraemon at naglaro nang wala ako! Umadda kayo! Tumatakas ka ba sa trabaho? Hoy, Takeshi! Lagot! Kailangan magtago! Dito na lang! San ba nagpunta yung batang yon? Malilintikan siya sa akin pag nahanap ko siya! Ay, anong klaseng doghouse ba to? Ito ang bayan na ginawa namin para sa atin! Tara, maglaro tayo, Giant! Ayos! Sige, tara, laro tayo! Ay, lagi nalang papunta sa bayan ni Mr. Kaminari! Hala, lagot! Tumakbo tayo! Sandali lang! Wala naman si Mr. Kaminari sa bahay na yan! Tayo lang ang mga nabubuhay dito, di ba? Ah, oo nga pala! O sige, tuloy na natin paglalaro! Naku, si Nobita talaga! Iniwang nakatiwangwang dito yung mga laruan niya! Saan ba siya nagpunta? Nasa na ba yung tunnel? Ayun! Nakita ko na! Ay, maraming salamat ha! Pakilagay na lang dito sa bakura namin. Ah, sige po. Dito. Ay, wala na ang bayan ko. Hoy, Doraemon, maglabas ka ng gadget na gumagawa ng malawak na espasyo. Kahit gumawa ka dyan, di pwedeng gumawa ng bakanteng espasyo. Gumawa ka ng paraan. Wala nga. Kahit ano, wala. Ang kulit mo. Sige na, Doraemon. Wala ka sabi. Ang bayan ko. Wala tayong magagawa. Paawa ka sa akin, Doraemon. Hindi na pwedeng ulit.
pagod. Ops, putik na! Kay ganda ng gabi! Ano ka ba naman, Papa? Dahan-dahan sa ingay, may istorbo yung kapitbahay. Dahan-dahan! Ay, alam mo ba kung anong oras na? Nandito na ka ako eh. Kailangan mo magpakalasing kung hindi naman kayo sa trabaho. Malamig dyan sa sahig. Huwag kang matulog dyan. Papa, hindi ka pwedeng basta matulog dito. Ay, naantok na ako. Konti pa. Konti na lang. Ay, grabe ang bigat mo. Kakainom mo kasi yan eh. Papa, nandito na pala kayo. Magising ba yun ako? Lakit na mo sa akin. Ito po, tubig. Oh. Bait ng anak ko, ha? Nga pala, Papa. May gusto po sana akong hingin. Ano yun? Huwag ka may magsabi sa Papa mo. Napag-usapan na natin to nun. Di ba dapat may TV na ako sa kwarto ko? Kay ganda ng gabi! Ayun naman po. Huwag na kayo maglasing-lasingan. Bakit makasigising ang bata sa ganitong oras, ha? Matulog ka na nga sa kwarto mo. Kaya aling naman po ako nagising kasi ang ingin niyo, Papa. Napansin kong bababa ng pababa ang grades mo ngayon, ha? Nabita, tama ng panggugulo kay Papa. Momo! Daya naman. Siya nga kumakauwi, halos pasikat na ang araw. Ganun talaga mga matatanda. Sige, tulog na ulit ako. Ganun ba? Pag ako naging matanda, ayoko nga maging katulad ni Papa. Biglang magbabanggit ng tungkol sa grades kung bumabagsak. Pinupunti rin niya ang kahinaan ng isang batang tulad ko. Pag ako tumanda, imbis na bumili ng sake, bibilang ko nalang ang anak ko ng TV. Hindi ko siya pipiliting mag-aral. Bibigyan ko siya ng sapat na baon. Gusto ko maging mabait, mahinahon at maintindihing Papa. Tapos... Teka lang! Huwag mo nadugtungan yung sinabi mo! Bakit? Yung ganyang kaperpektong intensyon, kadalasan 3 minuto lang ang tinatagal. Huwag mo nga ako maliitin! Simula ngayon, ang layunin ko, maging mabait at maintindihing tatay. Alam ko na! Subukan nga natin yun! Anong susubukan? Saan ka pupunta sa ganitong oras, Nobita? 25 taon sa hinaharap. Hay. Kung ganyan siya kaporsigido sa pag-aaral, siguradong tataas pa ang grades niya. Sigurado magiging napakabait kong tatay. Dali, gusto ko makita. Kung 25 years na ang lumipas, malamang nakalipat na ako sa apartment, parang sa tulad nun. Nakapunta na ako dito noon, kaya alam ko. Teka, nasa 12th floor yun ang alam ko. 65, 66, 67, 68. Ito na yun. Nasa bahay kaya ako ngayon? Saan ka pupunta? Alam mo ba kung anong oras na, ha? Ano ba, yun pala ang anak ko si Nobisuke Jr. Pinapahirapan ng batang yun si Shizuka. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Pero grabe, kahit sa pagtanda ni Shizuka, ang cute-cute pa rin niya talaga. Grabe, ang swerte ko talaga. Ang oras na, anak. Mama, ayoko! Ayoko pa pong matulog. Merong anti-gravity car race ngayong gabi. Ang mga bata, di na lumalabas ka pag gabi. Ayoko, Mama! Mamaya, pag uwi ni Papa, siguradong pagagalitan ka rin niya. Mama naman eh! Matulog ka na! Wala pa pala ako sa bahay ng ganitong oras. Gusto ko talagang pumasok at makita kung anong nangyayari sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, itong exit na to, papunta sa veranda nila. Sakto bukas! Ay, ano ba yan? Nakakabagot naman maghintay. Sino yan? Kamukha-kamukha ako! Shhh! Buksan mo yung pinto! Hello, ako nga pala ang Papa. Mali. Kamag-anak ng Papa mo. Pwede ba akong pumasok, ha? Sige. Ganun pala. Kaya naman magkamukha tayo. Gusto mong lumabas ngayong gabi, di ba? Meron kasing anti-gravity car race at ngayong gabi pa lang yun mangyayari. Sige. Makikipagpalit ako sa'yo. Akin na yung pajama mo, Nobisuke Jr. Wow, talaga? Pasensya ka na, ha? Naku, wala yun. Kahit ano, para sa napaka-cute kong anak. Sige, aalis na ako! Sige, enjoy ka!
Grabe, ang saya-sayang umalis ng anak ko. Ayos, ngayon hihintayin ko na lang yung matandang ako na umuwi na dito sa bahay. Si Shizuka, ako at si Nobisuke. Swerte si Nobisuke kasi may mabait siyang papa at magandang mama na nagmamahal sa kanya. Mukhang masaya ang buhay niya bilang bata. Nandito na ako! Nobita! Nakauwi ka na rin sa wakas! Nandito na ako! Nasa bahay na ako. Nakainom na naman ako. Di ko pala yan, mahal. Nakarating ako dito ng buhay. Mabuti naman kung ganon. Ay, naku, alam mo ba kung anong oras na ngayon, ha? Anong ginagawa ko? Ay, bilang matanda pala, nagpapakalasing din ako paminsan-minsan. Eh di ibig sabihin nito, hindi ko siya makakausap ng maayos. Ito ang pamilya ko. Kailangan kong magsipag para sa kanila. Diary to ni Nobisuke. Bilang magulang, mahalaga na alam ko kung anong iniisip ng anak ko. March 9, magandang panahon. Nakiusap ako kay Papa na bilhan ako ng laruang satellite pero hindi siya pumayag. Ang kuripot naman niya. Ang weird naman. Kung ako yun, ibibili ko siya ng laruan. March 10, maulan. Bumaba ang grades ko at nagalit si Papa. Sabi niya nung bata siya, lagi siyang second honor kaya dapat ako rin daw. Pero ang totoo, pangalawa siya sa pinakamababa. Alam ko naman yon. Mukhang alam ng batang tuwang buhay ko, ha. Nagsisimula na ako mainis na maging matanda. Oh, Nobisuke. Gising ka pa pala, anak? Bakit? May masama bang nangyari sa'yo? Huwag ka nga magmaang-maangan! Ako ikaw, hindi si Nobisuke! Ako ikaw? Nobita? Oo nga pala, naalala ko na ngayon! Nung bata pa ako, nagpunta ako sa hinahara para makita ang sarili ko bilang matanda. Nakipagpalit ako ng damit kay Nobisuke. Grabe! Nakakamiss naman! Tutal, nandito ka na rin naman. Bakit hindi tayo mag-usap ngayong gabi? Pwede ba bitiwan mo ako? Naiinis ako pag nakikita kang lasing! Naiinis ako sa sarili ko. Gusto kong maging mabuti at perpektong tatay sa pagtanda ko. Bilang bata, desidido ako magiging ganun ako sa hinaharap. Hindi ikaw yung tatay na gusto kong maging! Pasensya ka na, patawarin mo ako. Pero... Wala akong magagawa para iwasan na ganito eh. Bakit naman? Tingnan mo sarili mo, hindi ka nagpupursige. Sa tingin mo ba magiging isa kang magaling na tao kung tatamad-tamad ka at wala ka man lang kahit anong ginagawa? Siyempre hindi. Pag nabigo ka, magnilay-nilay. Pag nabigo uli, magnilay-nilay uli. Dapat palagi kang ganun mag-isip sa bawat araw. Kung ganun, sa tingin mo kailan ka magiging mabait at perpektong tatay? Ewan ko. Baka maging ganito na lang ako hanggang sa mawala na ako. Ganun ba? Malaking problema yan. Dapat pala hindi na ako pumunta. Huwag kang madidismaya. Unti-unti ring bubuti ang lagay ng lahat dito. At isa pa. At isa pa ano? Napakabuting asawa ni Shizuka para sa akin. At kahit medyo pilyo si Nobisuke, siya pa rin ang cute kong anak. Para sa kanilang dalawa, ginagawa ko ang lahat na makakaya ko. Sige! Basta huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Siyempre naman! Habang may buhay, lalaban ako! Simula pa lang to ng laban! Galingan natin pareho! Para sa kanila! Mahal! Kapag tinanghali ka ng gising at maliit sa trabaho, bukas bahala ka na! Oo! Oh, pupunta na ako dyan! Ayos! Gagalingan ko na! Hindi ako magpapatalo sa future Nobita! Mali! Para kay future Shizuka at Nobisuke ang ginagawa ko! Kailangan ko itigil ang pagpapakatamad at mag-aaral na ako araw-araw simula ngayon! Review! Exam! At huwag kakalimutan ang assignment! Nahanap mo rin sa wakas si future Nobita? At nag-usap kayong dalawa sa veranda ng bahay niya?
Ang saya naman. At dahil doon, ginanahan ako mag-aral ng mabuti at magsikap. Pero, iba-ibang energy mo sa bawat araw. Kaya naman gagalingan ko na lang muna tuwing makalawa. Tuwing makalawa lang? Hindi, siguro tuwing dalawang araw. Eh di lang araw na lang yun. Hindi, basta gagawin ko hanggat saan ko kakayanin. Tingnan natin kung tatagal ka. Nabita, bilisan mo! Naku, sige po, bye-bye! Malilate na ako. Naku, nakalimutan ko yung assignment.